Hello mga ka-DIYer. Ngayon naman ay magche-check tayo ng oxygen sensor ng second generation ng Vios Toyota. Nandiyan siya sa may bandang likod ng engine, naka-attach sa muffler. Ang Vios na ito ay merong dalawang sensor, isang upstream at isang downstream. Yung upstream ay before ng catalytic converter, at yun namang downstream ay after ng catalytic converter. Pero ngayon ay che-check muna natin yung upstream sensor. Ayan siya. Kasi laki lang siya ng spark plug. Che-check natin yung resistance ng heater. Pero bago yan ay dapat paghiwalayin muna natin yung connector. Kung papaano ay pipigain lang natin, ipepress yung clip para ma-unlock. Habang pinepress natin yan sa magkabilang side, ay hihilahin naman natin yung kabiyak para mabunot siya. Ganito lang guys. Yan, ganyan. Pagpiga sabay hila. Ayun, mabunot na. Mapapansin nyo, meron siyang apat na wire. Yung color coding niyan, yung dalawang wire ay iyon yung heater sensor at yung heater ground. Tapos, yung dalawa namang wire na natitira pa na kulay gray at saka black, yun naman ang signal wire at yung signal ground. Ayan, mapapansin nyo guys, ito na yung kanyang male socket. Yan yung papunta sa side ng oxygen sensor. Ito yung dalawang wire, yung heater na sa dulo niyan ay magkakabit tayo ng alligator clip. Che-check natin yung resistance niya, kung ilan ang value gamit ang multimeter. Gamit tayo ng alligator clip, i-clip natin yan doon sa sensor, doon sa heater. Sa heater yung dalawang magkakulay na wire. Yung dulo nun, dyan. I-clip natin. At yung dulo niya, nung alligator clip, ay i-dikit naman natin. I-clip naman natin dyan sa test probe. Sa isang test probe. At yung isa test probe naman mamaya ay i-coconnect natin doon sa dulo ng heater ng oxygen sensor. Huwag kayong malilito guys. Ang chine-check natin ngayon ay yung male socket, yung papunta sa oxygen sensor, yung heater niya. Ngayon, iset natin yung ating multimeter or multi-tester sa ohms lang. Hindi sa mega-ohms, hindi sa kilo-ohms. Eto na, guys. 7.6 ohms. Ayan ang resistance. Kasi pagkasira yung ating heater, ay wala na, wala nang resistance na marireed yung ating multimeter or multi-tester. Eto naman, yung female socket, yung papunta sa ECU, sa computer module. Meron niyang clip sa may bandang baba. Tinanggal ka dun sa butas na yon, kung saan siya nakaklip. Ipe-press mo lang dun sa may bandang ilalim para ma-unlock. And then, mabubunot mo na siya. Yan yung female socket ng ating oxygen sensor. Yan yung papunta sa ECU, guys. Ngayon ay ginamitan natin siya ng pin. Binaon natin tapos ikinabit ko yung alligator clip. I-check natin yung voltahe ng na isinusupply ng ECU. Kung ilan, ayan, 14 volts. Naka-on na ang engine yan, guys. Running siya sa idle. 14 volts. Ngayon, che-check naman natin. Lilipat natin sa female socket pa rin yung voltahe na ibinibigay ng ECU.
ililipat naman natin dun sa signal wire yung ating dalawang pin. Ayun, yung isa medyo binaluktot ko, dapat iwasan natin itong magkadikit para hindi mag short circuit. Ayan, ganyan guys, medyo naka baluktot yung isa para hindi siya magkadikit. Tapos ibaon natin doon sa pipil socket ng signal wire saka signal ground ng ating oxygen sensor. Iyan guys yung female socket na papunta sa ECU, sa computer box guys. Yan. Ingat kayo sa pagtutusok. Yan, ganyan. Ngayon, yung dalawang dulo niya nasa test probe niya ng multi-tester natin. Ngayon, pwede na natin start yung engine para malaman natin kung ilan yung voltahe na sinusupply ng ating ECU. Huwag tayong malilito guys, yan yung ano ha, female socket papunta sa ECU. O, eto na siya guys, walang reading, napapansin nyo ba? Zero. Bakit ganun? Kasi guys, ano yan eh, hindi talaga marireading dahil napakaliit lang, millivolts lang yung voltahe, kaya iseset up natin yung ating tester sa millivolts DC para ma-read niya yung sobrang liit ng kuryente na dumadaloy dyan na sinusupply ng computer box. Ngayon, pwede na nating start ulit para mabasa na ng ating multi-tester kung ilang millivolts yung kuryente na isinusupply ng from ECU papunta sa signal wires. Ayan guys, oh, pabago-bago siya. 1 point something millivolts. 2 up to 2 millivolts. So okay, ang ating harness, yung supply ng kuryente na nanggagaling sa ECU na sinusupply papunta sa signal wires ng oxygen sensor. Ngayon naman ay i-off na natin ng engine at gamitan naman natin ang Bluetooth car scanner. So i-connect lang natin yan sa OBD port, tapos mag-download kayo ng apps na Torque. Hahanapin kasi natin guys, ayan yung Torque, i-click nyo lang yan sa cellphone nyo, i-on nyo. So makikita nyo na ang ating auto sensor ay walang nare-receive na kahit anong transmission dahil binunot ang ating auto sensor. Ito na. Dapat may maririnig kang ayun. Click. Ayun, na-connect na. Makikita nyo na meron ng lalabas dito na value. Yun yung auto sensor natin. 0.2 volts na. 0.1. Okay na? Oo. Makikita nyo guys na tumataas yung oxygen sensor kapag inaalalagyan na acceleration yung kotse. Ito ay magtataas simula sa 0.1 hanggang 0.9. Kapag nade-detect na yan, ibig sabihin nun ay maayos ang inyong oxygen sensor.